Hey, what's up, everybody? Lawrence Domingo. You're watching PBA Draft Room. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button, at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Magsisimula na ang second conference. Kaya't sakto ang panahon na to gumawa ng PBA Draft Big Board 2.0. Di na po namin sinali ang mga nasa bilig at mga Philippine prospects na di pa nag-aayos ng kanilang mga Philippine passport. Pero may ilang prospects akong nakausap na interesado na daw sumali ang sinama ko sa list na to. Bago natin simulan ay ipapakita po muna namin ang mga prospects na muntik na makapasok sa ating top 60 list. Sa rank 60 ay ang 6'2 small forward na si Jason Opiso. Sa rank 59 ay ang 6'4 power forward na si Bernie Bregondo. Sa rank 58 ay ang 6'3 small forward na si Eji Boy Moita. Tumaas ang draft stock ni Eji dahil sa mga stellar performance niya sa Vismin Cup at Phil Basket gamit ang kanyang athleticism at defense. Lalong tataas pa ang kanyang stock kung mag-i-improve pa lalo ang kanyang shooting dahil nakikita kong isa na rin siya sa best two-way wing sa class na ito. Sa rank 57 ay ang 6'4 power forward na si JR Flores. Matagal na rin dapat sumali si JR sa draft pero sakto ang susunod na draft dahil sa last Vismin Cup ay mas lumakas na ang kanyang interior defense at mas efficient na ang kanyang outside shooting. Sa rank 56 ay ang 6'5 power forward na si Mark Neil Cruz. Sa rank 55 ay ang 6'5 center na si Kevin Villafranca. Sa rank 54 ay ang 6'3 small forward na si Jaymar Himpayan. Sa rank 53 ay ang 5'8 point guard na si Orlan Wamar. Sa rank 52 ay ang 6'8 center na si Darwish Bederi. Grabe ang tinaas ang draft stock ni Darwish dahil sa stint niya sa PhilBasket. Ito rin ay dahil kahit sa height niyang 6'8 ay may efficient shooting siya na talagang mapapakinabangan sa PBA. Posibleng tumaas pa lalo ang stock niya if may mapaglaruan pa siya bago ang draft. Sa rank 51 ay ang 6'4 power forward na si Donachea. Sa rank 50 ay ang 6'2 small forward na si Janjan Habuneta. Sa rank 49 ay ang 6'5 power forward na si Dennis Santos. Currently ay kasama si Dennis sa patuloy na pinapadala ng Chokes to Go sa mga 3x3 tournament sa ibang bansa. Dahil sa kanyang long wingspan at 3-point shooting, malamang ay may mga PBA scouts na ang inaabangan siya makuha sa draft gamit ang kanilang 4th round pick. Sa rank 48 ay ang 6'2 small forward na si Juju Bautista. Medyo matagal na nung huling naglaro si Juju sa Pinas, pero nabanggit niya sa akin na baka this draft ay sumali na siya. Kahit kung sumali na siya ay posibleng kahit sa 3rd round ay makuha na siya dahil sa kanyang high energy at hard nose defense. Sa rank 47 ay ang 6'4 power forward na si Rafi Octubre. Sa rank 46 ay ang 6' shooting guard na si Patrick Jameson. Sa rank 45 ay ang 6' point guard na si Keith Meeker. Sa rank 44 ay ang 6' combo guard na si RJ Ramirez. Dahil sa loaded backcourt ng AICC Manila ay di masyado nabibigyan ng exposure si RJ sa PhilBasket para tumaas ang kanyang draft stock. Pero alam naman ng ibang PBA scouts ang athleticism at scoring skills ni RJ. Kahit most likely ay mapick pa rin siya sa 4th round o baka sa 3rd round pa. Sa rank 43 ay ang 6'5 athletic power forward na si Chris Lalata. Sa rank 42 ay ang 6'4 wide-bodied power forward na si Gianna Pasible. Sa rank 41 ay ang 6'2 small forward na si Jonard Larito. Kung ano ang sipag at energy na nagawa ni Jonard sa MPBL ay patuloy niya pa rin ginagawa sa PhilBasket para pa rin sa team ng San Juan. Kahit once matulungan niya ito makakuha uli ng kampiyonato ay di lang siya sa 3rd round pwede makuha at baka sa late 2nd round pa. Sa rank 40 ay ang 6' combo guard na si Lawrence Victoria.
inaantay ko na lang mag-start ang NCAA. Dahil for sure bilang go-to guy nito ay talagang tataas ang draft stock ni Lawrence. Lalo na kung matutulungan niya ang Mapua makapasok sa Final Four. Kahit di na ako magugulat kung makuha siya sa second round sa upcoming draft. Sarang 39 na yung 6'2 small forward na si Jason David. Currently ay naglalaro si Jason sa NBL para sa team ng Pampanga. Pero kahit mukhang sila ang makakakuha ng kampiyonato, ay di ito masyadong makakatulong sa kanyang stock dahil sa loaded lineup ito. Pero once mag-start na ang NCAA, for sure, biglang tataas ang kanyang draft stock dahil siya na ang magiging go-to guy ng Lyceum. Sarang 38 ay ang 6'3 small forward na si Sherwin Concepcion. Dahil sa dami ng nawalang player ay lalaki talaga ang role ni Sherwin sa kanyang final season sa UST. Kilala na siya sa pagiging knockdown shooter. Pero kung gusto niya pa tumaas ang kanyang drop stock ay dapat dagdagan pa niya ang kanyang offensive arsenal. Sarang 37 ay ang 6'1 shooting guard na si Kurt Lohera. Si Kurt ay isa na sa best defensive guard sa klas na ito. Pero kung gusto niya tumaas pa ang kanyang stock ay dapat mag-improve pa ang kanyang opensa. Chance na niya gamitin ang upcoming UAAP season para maging isa sa best two-way guard sa klas na to. Sa rank 6 ay ang 6'2 shooting guard na si Brent Paraiso. Sa 3&D style of play ni Brent ay di ko nakikita na tataas ang stock niya at umabot maging isang second round pick. Pero kung makakatulong siya sa Letran makuha ang back-to-back champion ay baka posibleng mangyari ito. Sa rank 35 ay ang 6'4 power forward na si Zach Wang. Sa dami nang nilalaro ang international 3x3 competition ngayon ni Zach ay siguradong mas nasasanay na ito sa physical game. At dahil sa exposure na nakukuha lagi ni Zach sa Chooks to Go ay mas iingay ang pangalan niya sa mga PBA scouts. Sa rank 34 ay ang 5'11 point guard na si Axel Inigo. Lately ay walang napaglalaroan ng liga si Axel. Pero dahil sa kanyang good decision making at efficient outside shooting ay di na ako magugulat kung makuha pa din siya sa third round. Sa rank 33 ay ang 5'10 point guard na si Jasper Parker. Kaya ni Axel ay wala rin na paglalaroan si Jasper lately. Pero dahil siya na ang second best passing guard sa class na ito ay nakikitong mapipick pa rin siya sa third round. Sa rank 32 ay ang 6'1 shooting guard na si Ives Sason. Currently ay wala ding na paglalaroan si Ives. Pero dahil sa ilang taon na rin siyang nakilala sa MPBL dahil sa kanyang outside shooting ay nakikita kong malabo siya malaglag sa third round. Isama mo pa na posibleng siya na rin ang maging best shooter sa class na ito. Sa rank 31 ay ang 6'1 shooting guard na si Joseph Nunag. Kaya ni Ken Taffin ay naging malaking tulong sa draft stock ni Joseph na naglaro siya sa NBL New Zealand. Dahil alam naman natin na bench warmer lang siya nung FEU days niya. Kahit kung sakali na siya ay sumali na sa upcoming draft ay nakikita kung pwedeng mapick siya sa third round. Sa rank 30 ay ang 6'0 shooting guard na si Cameron Valles. Halos wala pang exposure itong si Cameron sa Pinas, maliban sa 2 games niya sa PBA D-League. Kahit kung sasali na siya agad, ay posibleng bumagsak pa siya sa third round. Pero kung may mga teams na susugal sa kanya at kukunin siya sa early second round, ay pwedeng maging draft steal ito. Sa rank 29 ay ang 6'6 center na si Jay Boy Gob. Dahil sa kanyang mga ball dominant teammates ay di masyado nabigyan ng exposure si Joy Boy. Pero if magiging solid backup center siya this upcoming UAAP season at matulungan ng UP makuha ang kampiyonato, ay pwedeng makuha siya kahit sa second round. Sa rank 28 ay ang 5'10 combo guard na si Jolo Mendoza. Dahil sa academic woes ay di nakapaglaro si Jolo sa last UAAP season. Pero kung magiging part siya ng main rotation ng Ateneo this upcoming season, ay di na ako magugulat kung ma-pick siya sa second round. Sa rank 27 ay ang 6'3 small forward na si John Lloyd Clemente. Kahit may 2 remaining seasons pa si John Lloyd sa NU, ay sinama ko na siya sa lista to. Dahil nabanggit niya sa akin na plano na daw niya i-skip ang kanyang final year. Expect natin na tataas pa ang kanyang draft stock this upcoming UAAP season. Dahil sa pagkawala ni Dave Ildefonso, for sure, si John Lloyd na ang magiging go-to guy sa opensa ng Bulldogs. Sa rank 26 ay ang 6'4 combo forward na si J-Boy Solis. Malaki ang posibilidad na si J-Boy ang maging best defender sa class na to. Pinakita niya ito sa NBL Pilipinas kung saan nag-average siya ng higit 4 blocks per game para sa team ng Paranaque. Kahit may posibilidad na ma-pick siya kahit sa first second round. Sa rank 25 ay ang 6'3 shooting guard na si Paul Gulfo. Ayos na ang Philippine passport ni Paul. Ang problema lang ay wala na siya sa lineup ng San Miguel. Ito na sana ang chance niya mas mapataas ang kanyang draft stock at maging sure par early second round pick. Sa rank 24 ay ang 6'6 power forward na si JM Calma.
Currently ay naglalaro si JM sa PhilBasket para sa team ng San Juan. Dito ay nagpo-provide siya ng hassle at interior defense of the bench. Pero ang magpapataas talaga ng kanyang draft stock ay ang kanyang final year sa upcoming NCAA season. Bilang leader ng Baste ay pwedeng mahigitan niya ang value ng iba pang big man sa class na to. Sa rank 23 ay 6'4 power forward na si Ato Ulap. Naglalaro din ngayon si Ato sa PhilBasket para sa team ng San Juan. Bilang starting power forward ay kita naman na reliable rebounder pa din siya laban sa mga ex-pro big man. Need niya lang mas magpalapad pa bago pumasok sa PBA. Pero most likely naman ay makukuha na siya sa second round. Sa rank 22 ay ang 6'5 power forward na si Ray Bienes. Dahil di pa nagsisimula ang UAAP ay medyo malayo pa sa ranking si Ray ngayon. Pero once mag-start na ito ay expect natin na bilang leader ng FEU ay malaki ang itaas ng draft stock ni Ray. Lalo na kung pumasok sila sa Final Four. Sa rank 21 ay ang 5'10 point guard na si Franyu. Medyo na-expose ang bad decision making ni Fran laban sa mga veterano sa PhilBasket. Kaya't maaga silang nalaglag dito. Pero may chance pa siya ituloy ang pagtaas ng kanyang draft stock kung magiging back-to-back champion ng Lepran sa upcoming NCAA season. Sa rank 20 ay 6'3 power forward na si Mark Dye. Dahil sa upper body strength ay halos binubuli lang ni Mark ang mga big man sa NBL Pilipinas. Ngunit mas malalaki na ang makakalaban niya sa PBA. Pero kahit siya ay undersized ay wala akong nakikitang dahilan para palagpasin siya ng mga PBA teams sa second round. Sa rank 19 ay ang 6'7 center na si Christian Bunyag. Kahit na sa limited playing time na nakukuha ni Christian sa PhilBasket para sa team ng San Juan, ay kitang malaking factor pa din ang height at inside presence na dito. Pero ang magpapataas ng draft stock niya ay kung matutulungan niya ang Mapua makapasok sa Final Four sa upcoming NCAA season. Sa rank 18 ay ang 6'5 small forward na si Tyrus Hill. Currently ay walang napaglalaroan si Tyrus sa Pinas. Pero alam naman natin kung gaano kataas ang value sa PBA ng mga tall athletic wing players. Kahit for sure ay second rounder itong si Tyrus. Sa rank 17 ay ang 6'7 center na si Christian Pajarito. Masyadong loaded ang frontcourt lineup ngayon ng Lepran. Kaya't kung siya magiging starting center ng Knights at coming season ay malaking bagay na para sa kanyang draft stock. Lalo na kung sila uli ang magcha-champion sa upcoming NCAA season. Sa rank 16 ay ang 6'6 center na si Henry Galinato. Nabanggit sa akin ni Henry na plano na niya sumali sa upcoming draft. Kaya't sinama ko na siya sa list na to. Nakikita ko ang possibility na makuha siya sa late first round. Ito ay kung mabubuli niya ang ibang big man sa UAAP sa kanyang one and done season sa UP. Sa rank 15 ay ang 6'2 small forward na si Sean Ildefonso. Sa pag-alis sa inyo ni Dave ay siguradong magbe-benefit ito sa draft stock ni Sean. Dahil bukod sa mas malaking playing time na makukuha niya ay madadagdagan din ang touches niya sa bola. Sa rank 14 ay ang 6'1 shooting guard na si Gian Mamuya. Kahit madaming talented wing players ang nirecruit ng Ateneo ay siguradong kay Gian pa din mapupunta ang starting shooting guard position ng Blue Eagles. At kung matulungan niya ito mag-champion uli ay nakikita kong pwede siyang ma-pick sa first round. Sa rank 13 ay 6'5 power forward na si Rafi Berano. Malaki ang posibilidad na si Rafi ang maging starting power forward ng Ateneo sa upcoming UAAP season. Pero kung gusto niya tumaas pa ang kanyang draft stock ay dapat maging isa siya sa go-to guy ng Blue Eagles sa paparating na season. Sa rank 12 ay ang 6'3 shooting guard na si Justin Gutang. Maganda ang naging desisyon ni Justin na i-skip ang last draft dahil kung makaipapasok na niya sa Final Four ang binil sa upcoming NCAA season bilang go-to guy ay magiging surefire first round pick na siya sa draft. Sa rank 11 ay ang 6'7 center na si Justin Arana. Kahit sa PhilBasket ay kita naman na nakakasabay pa rin si Justin sa physicality laban sa mga ex-pros. Kaya't expect natin na mas madodominate niya ang upcoming NCAA season gamit ang kanyang post moves na mas lalong magpapataas ng kanyang draft stock. Sa rank 10 ay ang 6'7 power forward na si Gio Ambohot. Kahit sabihin natin hindi nagkaroon ng breakout game si Gio sa PhilBasket, ay di natin may aalis ang high ceiling at versatility ni Gio na siguradong pag-iinteresa ng mga PBA teams kunin sa first round. Pero may chance pa siya mag-improve dahil may one playing season pa siyang natitira sa Lepran. Sa rank 9 ay ang 6'8 center na si Brandon Bates. Dahil sa paglalaro sa mga competitive league sa Australia ay malaki na daw ang in-improve ng overall game ni Brandon. Maipapakita na niya yung improvement na yan sa kanyang final year sa LaSalle. Sa rank 8 ay ang 6'1 shooting guard na si Richie Rivero.
na-expose sa last UAAP season ang lack of good decision making ni Richie dahil sa dami ng kanyang attempted 4 shots. Kahit itong upcoming season na ang kanyang final chance may pakita sa mga PBA scouts na pang top 5 pick ang talent niya. Sa rank 7 ay 6'7 power forward na si Brandon Roser. Sobrang na-disappoint si Brandon dahil di siya naging eligible sa last draft. Pero para naging blessing in disguise pa ito dahil magkakachance siya maging top 3 pick this draft kung madodominate niya ang PBA 3x3. Sa rank 6 ay 6'4 small forward na si Ken Tapin. Malaki talaga ang tinaas ng draft stock ni Ken dahil sa paglalaro sa NBL New Zealand. Lalo pa at nag-champion siya dito. Kahit wala na siyang laruan bago ang draft ay surefire first rounder na siya. Sa rank 5 ay 6'5 power forward na si Kaylan Chongson. Maraming nagulat nung bumalik sa basketball itong si Kaylan. Kaya't expect natin na after ng stint niya sa T1 League ay babalik na ang kondisyon nito. At kung sakaling sumali na siya sa upcoming draft ay posibleng sa top 5 ay makuha na ito. Sa rank 4 ay ang 6'5 power forward na si Lawrence Domingo. Malaki ang value sa PBA ng mga hustle player na talagang lagi binibigay ang lahat. Gaya nila Cliff Hodge, Jackson Corpus at Calvin Adueva. Kahit maliit ang chance na hindi makuha itong si Lawrence sa top 5. Sa rank 3 ay 6'5 small forward na si Jeremiah Gray. Gaya ni Brandon ay mukhang mapapaganda rin kay Jeremiah na di siya nakasali sa last draft. Dahil kung madodominate niya ang PBA 3x3 ay baka'y consider na din siya sa first overall pick. Sa rank 2 ay ang 5'10 point guard na si Jason Brickman. Si Jason ang prospect na kahit anong taon ng draft sumali ay surefire top 5 pick. Kahit nga ngayon ay medyo may edad na siya ay di pa rin mag-hesitate ang mga PBA teams na kunin siya kahit pa sa top pick. At ang best prospect natin so far sa upcoming draft ay ang 6'8 center na si Justin Baltazar. Sa desisyon ni Justin na laruin ang kanyang final year sa Lasal ay lumaki ang posibilidad na sumali na siya sa upcoming draft. Kahit kung mapagcha-champion niya ang Lasal sa UAAP this season ay wala na ako nakikitang dahilan para di siya ang maging first overall pick sa draft. Nagsisimula na ang Bisming Cup at magsisimula na rin ang MPBL. Kahit kung may mga unheralded prospects dito na magpe-perform, ay i-update po natin itong ating big board. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.